Good day mga ka-raider, sa video natin ngayon pag-usapan naman natin ang pinakabagong version na Honda Beat 110. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Mr. L Vlog TV, gumagawa ng mga motorcycle review, at kung gusto mo ng ganitong content, maaari kang mag-subscribe sa aking channel at i-follow nyo na rin ako sa aking mga social media accounts para lagi kayong updated sa mga bagong upload ko. Maraming salamat at simulan na natin. Ang Honda Beat, na kilala rin bilang iconic brand scooter sa ibang mga bansa, ay isang 108cc na 4-stroke air-cooled na scooter na palaging may presensya sa ating mga kalye mula ng ilun sa dito ilang taon na ang nakakaraan. Sa kabila ng pagkakaroon ng pinakamababang engine displacement sa klase nito, patuloy pa rin itong nakakakuha ng katanyagan sa gitna ng pagkakaroon ng mas bagong fuel-injected scooter mula sa kompetisyon. Isa rin ito sa mga top scooter na sobrang tipid pagdating sa fuel consumption na umaabot ang 1 litro sa layong 63 kilometers per liter. Kaya ngayong taon, nilabas na sa ibang bansa ang pinakabago nitong version at may mga na-upgrade na design, specs and features na magugustuhan ninyo. At kung gusto mong malaman kung ano-ano ito, isa-isahin natin ang mga specs at features ng bagong Honda Beat 110i. Unahin natin ang makina. Ang bagong Honda Beat 110 ay may engine na single cylinder, air-cooled, single overhead cam SOHC, 4-stroke, 2-valve at may displacement na 109.51cc at may maximum power na aabot sa 6.47 at 7,500 revolutions per minute. May maximum of torque naman na 9.53 at 5,500 revolutions per minute at pinapagana ang fuel system nito ng PGM fuel injected system na siguradong matipid sa fuel consumption. Ang engine oil capacity naman ay 0.8 liters. Pagdating naman sa features and design, unang mapapansin natin sa motor na ito ay ang kanyang headlight sa harapan na naiiba kumpara sa mga naunang modelo. Meron na itong mas stylish, sporty and modern design headlight, position lamps at tail light na LED na rin ang gamit nito. Para naman sa kanyang turn signal lights, naka bulb type pa rin ito. Pero kahit ganun pa man, sobrang visible pa rin naman sa gabi. Ang body design ay isang slim compact scooter na premium looks na rin tignan at new street sticker na sporty looks with platinum chromium logo Beat design. Pagdating naman sa kanyang panel gauge, gumagamit ito ng analog at digital panel kahalintulad sa naunang modelo. Ang kaibahan lang ay ang kanyang design dahil nasa taas na yung ibang indicators nito. At ang karagdagang bagong features katulad ng shutter key with seat opener at USB charging port na malaki ang tulong nito sa mga mahilig mag long rides at panghanap buhay, at mas malaking seat compartment na may laki na 12 liters at fuel tank capacity na aabot sa 4.2 liters, kumpara sa old model na 4 liters lamang. Aabot naman ang 1 litro mo sa layong 60 kilometers per liter for city driving at 70 kilometers per liter for highway driving. Mas matipid pa ito kumpara sa naunang version. Sa starting system naman, gumagamit ito ng electric at kick starter. Punta naman tayo sa brakes and suspension. Ang suspension nito sa harapan ay telescopic with single hydraulic piston with round design disc brakes, sa likod naman naka-unit swing with drum brakes. Equipped na rin ito ng CBS o mechanical leading trailing. Ang sukat naman ng gulong sa unahan ay 80 90 by 14 mm C40 mm cast wheel tubeless, at sa likod naman 90 90 by 14 mm C40 mm cast wheel tubeless. Para naman sa posibleng maging presyo nito kung sakaling ilalabas na ito this year sa Pilipinas, may estimated price na 70,000 to 75,000 up the top spec variant. Overall, napakaganda ng bagong version, mas pina-improved ang features at di talaga tinipid ng Honda sa pag-upgrade ang motor na ito. Ang pinakamalaking tanong ngayon, kung kailan kaya ito ilalabas sa Pilipinas? Ano ang masasabi niyo mga ka-raider? Pwede kayong magbahagi ng inyong komento o opinion sa baba ng ating comment section. Maraming salamat sa panunood. Para sa susunod na review, abangan.